Hindi ko na po alam talaga yung lyrics eh. Ah, siya po ba? Ay, hindi po ata. Kasama ko sila, si nanay, tas ibang mga kasama. Tapos naglalakad lang kami na ang naalala ko na lang na view. Sobrang lawak niya, na open space. Tapos may mga coconut trees lang sa paligid. Tapos ang hangin-hangin nun. Tapos madaling araw, siguro mga 2 a.m. kami naglalakad nun. Tapos puro stars lang. Tapos ang hangin, yun yung pinaka naalala ko ng bata ako. Naligo kami sa ilog. Ang favorite kong nakain doon yung ano, may sabaw, kamoting, may sabaw, parang ano, ginataang kamoting. Sarap na. Tapos, pag natawag po, oh, mahal, naglaba ka na ba? Tapos, pag sinasabi niya, pag hindi pa ako nakapaglaba, ay, nako, anak, pagkatapos itong pag-usap natin, maglaba, diretso maglaba ka. Kahit isang group lang. Kahit nandun siya, mahal na mahal niya kami. At para din kami hanggang sa lumaki, para kami magkaibigan. Pakawari ko, walang magsasabi na siya'y nagkulang sa kanyang mga anak. Dahil mismo mga anak niya ang nagsasabi na hindi niya ibinadama sa kanyang, ng kanilang ina, sa kanila na sila'y walang ina. Are you only for your children or for the children of the people? Of course I answered, together with my tears falling. Siyempre, para sa anak na sa bayan. Sa barko, ang tapang mo hindi ka takot sa dagat, tuwang-tuwa ka pang pagmasdan ng mga alon sa dagat. Tapos pagdating sa isla, bumaba tayo ng barko, sumakay sa jeep, tapos naglakad ng malayo at may mga ilog at sapa na tinatawid. Matagal tayo sa taas ng bundok, dyan naging kalaro mo sina Alma at iba pang bata. Alam mo bang nag-NPA na si Alma? Naging kalaro mo rin ang mga kasamang Kadan at Ka-Eloy na mag-asawa. Si Kadan ang gumagawa ng ibong papel na maliliit. Ah, tanda ko yun. Si Ka-Eloy ang nagdo-drawing sa hangin. Ah, tanda ko rin yun. Minsan, nagkakantahan kami ng mga bata. Ayaw mong sumali. Ang kinakanta mo sa isang sulok ay kamukha mo si Paraluman. Siguro pinapatugtog to ni tatay.
Pero paglaon, sumasali ka na rin at kahit mag-isa ka ay kinakanta mo yung ang masa lamang, ang siyang tunay na bayan. That I learned that I am not the mother of my children only, but I am the mother of the many children of the poor peasants and all of the oppressed and exploited class. Never ko siya nakita na nag-train. Nakita ko siya syempre na may bitbit na pa rin. Pero yung nagte-train ng ganito, hindi. Never. Yung iba, yung mga kasama, nakita ko. Pero siya hindi. Kaya nung nakita ko yung video nito, parang shocks yung nari ko pala. Ganun pala mag-train. Siya yun. Except na in real life, yung as in, as a mother to us, siguro yun yung wala masyado dun. Kasi sobrang ano siya eh, mahinahon, expressive, malambing. Eh syempre siguro interview, kailangan niya ng mas anong stature or kung ano. Pero siya yun. Yung pananalita, di ba hardcore siyang Marxist pagka nag-good morning siya sa text, this is the start of another historical day. Mga ganun siya eh. Nag-iisa na lang yung text na natira sa akin. Yung last text niya. Wait lang, kunin ko yung phone. Kaya nga sabi ko, ayoko ibenta o kung ano man tong phone. Gusto ko ito lang. Kasi hindi ko naman mapapasok. Mahal, congratulations to my wisdom lady. Hope you use that for the poor, not for the oppressor. Darling, you got what? Recognition. So yun, ni-reply ko po na cum laude. Tapos sabi niya, wawawi yahuhu. Yun lagi yung ano namin kahit pata, wawawi yahuhu. May handa ka ba? Tawagan mo ni, kailan graduation? Sino nagsabit medal? Ito po kasi, college graduation niya tinext. Hindi ko siya ma-replyan kasi may mga ginagawa. Hindi ko siya natawagan. April 27. 27-28, tama, Friday. And tapos, mahal, maya ulit tayo text-text. Call me sana or tomorrow, I like your acknowledgement. Kasi po, dun sa thesis ko, siya yung last part. Dun sa acknowledgement. Nandun yung thesis. Ay, kasi po, andyan yung thesis ko. Lastly, to my nanay, I will never forget to love the poor, be humble, and be careful, as you have always reminded me since I was a kid. I can feel your love and belief despite the miles. I love you, always have and always will. I miss you so much. Yun lang. Bakit pula? Ano? 10 tula daw. Ang dami. Tapos, nakagawa akong tula sa school. Tungkol sa ina. Ano? Nandun sa tula ko. Tayo man ay magkalayo, nandito ka pa rin sa puso ko. Tapos yun. Nandun yun. Yun yung ata yung first stanza ko. 3 stanzas yun. Tapos yun. Yung isang tula naman, tula ng ano, pagpaparaya. Pagpaparaya sa mga mahal na sa buhay. Ano, kumain ako ng oatmeal. Biglang nag-text si nanay. Tapos sabi, lagi siya, coincidence, nagtanong siya. Nakain ka ba ang oatmeal? Oh, coincidental. Tapos kumain na naman ang oatmeal. Nag-text na naman siya. Parang kada ko nakain ako oatmeal, nag-text siya. December 29, 2001. 11 years. Ilan taon ko niya? 2. Ah, 3. December 29, 2001. Pinakamamahal kong nito. I love you, Barry. 1 million, 1 million times much, too. Napakasaya ko sa sulatin ng ate. Lalo na nang sabihin mong third honor ka na. And I know you can be first if you'll aim for it. Kahit wala ako para i-review ka. Kakayanin mo, mahal. Yan ang lagi mong isipin. Ikaw ka, Kokoy, ang tanging lalaki sa magkakapatid. Maging responsable ka kahit bunso ka ay ipakita mong may disiplina ka at kayang magtanggol sa mga kapatid.
paalala, huwag ninyong itchapwera ang dalawang stepsisters niyo. Mahalin niyo rin sila. Igalang ang stepmother ninyo. Lahat ng kabutihang ginawa ninyo ay babalik din sa inyo. Lahat ng maling ginawa ninyo ay babalik din sa inyo. Be fair to yourself and to everybody. Mahal, iba ang pamilya natin kasi magkakalayo tayo. Pero special ang pamilya natin dahil naglilingkod tayo sa sambayanan. Hindi lang pansarili ang iniisip, okay? So, love the poor, be humble, and be careful. You are my inspiration. Kisses to everybody and right, Mama Ray. Nagmamahal na Yanan. Ano? Yung Yanan, kapaligtaran ng nanay. Teacher ko, nabanggit sa klase na, grade 1 yata o grade 2, na parang sabi niya sa klase, parang pera ang nagpapaikot ng mundo. Tapos sinabi ko kay nanay, parang nakuwento ko lang sa kanya, galit na galit si nanay. Sabi niya, sinabi niya ng teacher mo? So galit siya doon sa teacher, kinausap niya. Nakakausabi niya ang teacher mo na yan, kasi daw mali yung tinuturo sa mga bata. Siya unang nakaalam. Sinabi ata niya. Hindi, siya munang tinawagan. Inantay ko talaga siya na tumawag. Kasi... Siya ang tumawag. Pero hindi niya alam na bundes ako. Kasi... Yung husband ko, boyfriend ko pa lang. Long time boyfriend ko siya. Mag-8 years na kami nun. Tapos unexpected yung pregnancy ko. And yun yung laging sinasabi sa akin nanay kasi yung siya sa akin, unexpected pregnancy din. Tapos lagi niyang sinasabi sa akin na dapat magpapakasal muna or dapat may commitment. Kaya dapat matagal man ang kilala yan. Bago. Tapos parang sinasabi pa niya na, ayun tatay mo, first boyfriend ko yan. First boyfriend ko din naman yung husband ko ngayon. So ako, syempre natakot ako. Tatay ko, hindi ko naman pwedeng sabi, hindi ko masabi sa kanya na una. So syempre, ang kakausabing ko si nanay. Yun, tumawag siya isang gabi, tapos yun, sinabi ko na sa kanya, sabi ko sa kanya, sa'yo ko lang una sasabihin kasi alam ko naman, ikaw lang yung makakaintindi sa akin. Pero alam ko na alam na niya, bago ko pa sabihin. Parang nag-iintay lang siya na marinig yung words para ma-confirm, pero alam na niya. Tapos, yun nga, umiiyak ako, tapos sabi niya sa akin, o ba't ka umiiyak? Yun, ang anak na ako, kinabukasan, bigla siyang nag-text, sabi niya, unang anak ka na pala, tumawag siya sa akin. Eh, may deadline ako ng thesis noon. Tapos nung tumawag siya, sabi niya, kamusta na, ganun. Sabi ko, Nay, alam mo na ba? Ganun. Sabi niya, hindi ka na ngayon. Nanganganak mo si ate ngayon na. Pero nagli-labor ka pa lang noon. Talaga, ganun. Sige, tatawag daw siya. Ayun, tapos nag-text siya sa akin kinabukasan. As in, kakaanak ko lang. Sabi niya, kaya pala hindi ako makatulog mula una basta hating gabi, nakalimutan ko na yung time eh. Kaya pala hindi ako makatulog kasi nanganganak ka na eh. Tatawag na lang ako mamaya. Yun. Pero hindi na siya tumawag. Yun lang nakalagay eh. Or may pagbabago ulit. 1997, 5 years old pa lang. Birthday ko. Siguro. Uwi siya. Wala akong mapag-iwanan doon sa anak ko. 4 years old pa lang si Kylan. So, sinasama ko siya sa opisina. Hindi alam na mga boss ko.
Tapos ang billing ko na lang kay Kyla, huwag kang maingay. May dala na yung coloring book, Barbie doll. Nandun siya sa ilalim ng mesa ko. Susulat, ganyan. Nagbasa ng books. Yan. Pag umalis na yung mga boss, saka lalabas yan. Ay lahat ng office mate ko, giliw na giliw sa kanya. Yan. From parang from zero ba na alam tungkol sa revolution yung dahil sa pagbabasa, pag-attend ng mga pag-aaral, yung unti-unti talagang develop siya. Tapos nung una ako yung lagi talagang nag-i-input sa kanya eh. Meron akong book, basa ko sa kanya, may pinababasa ako sa kanya mga reading materials. Ganun lang nang ganun. She never sleeps in my mind awake. My thoughts are for her to always stay. She always rests in my heart somewhere. Though miles away, she is always there. Drag me in prison cells so cold. Make me suffer 100-fold. Take all things that belongs to mine, but please don't take my Dulcinea shrine. Hindi ko natanong yung ano bang meron doon? Ano bang meron? Bakit dito sa lahat ng pag ano, pwede magpakita doon pa? Pagkat bakas
huwag mag-alala, mahal na kasama sa iyong pagkawala, makakaasa ka.